the defense which translates to offense. Yan yung ginawa ng Ginebra. And kaya natambakan din nila yung NLEX is because of how they share the ball. Itong next possession, maganda yung ginawang trapping defense nila kay Alas. Kaya nakuha nila yung bola and transition agad. 3-on-1 ito for an alley-oop dunk ni JB. Then half-court set, 2-man game. Tingnan nyo how JB attracts the defense of BGR and Anthony. Di mo rin naman masisisi sila dito to double kasi mataas ang mid-range si JB. Kaya ang ending, nakalimutan nilang i-close out si Sistan, which is one of the advantage yung triangle set nila. Then JB wanted the ISO, alam niya tendency ni Anthony, so ginawa niya, pinaalis niya si Sistan. Pero di yan dyan natapos, yung positioning nilang nag-stand out dyan. Then nung na-attract na naman yung defense ng dalawa sa ilalim, na-open ulit si Sistan, who has also improved his mid-range jumper. Next, another mid-range shot, tignan nyo ball movement ng Jeans against zone defense. Rotate the ball sa taas, then bounce pass kay Sistan sa baba, and check the attention of 5 white shirts. They knew exactly kung asan si JB pero nalilito sila. At nung kinikot kay Maya ang bola, panira na dapat yan. Pero he went to penetrate and again nung nagkumit ang defender ni JB, na-open ito. Now, pagdating sa fast break, kaya sila nakakonvert is because they play smart. Pagkatira niya ito dito, check Sistan. Alam niya rebound na nila yan. He looks down and run quickly, realizing yung dalawang malaki ng NLEX nasa likod niya. And too late na yan for Rosser to challenge it. Same play, iniwan na naman ni Sistan yung dalawang malaki ng NLEX. Transition attack na naman sila dito, with him running quickly down the court. Dahil that's the only thing na pwede maisahan yung defense ni Rosser. Dito naman ang ganda ng read ni Scotty sa depensa ng NLEX. Hinanap niya yung mismatch, nakita niya si Trolliano bantay ni Jamie. So kinuha niya muna yung screen ni Sistan, then nung nag-cut si Jamie, either kick out kay Maya or backdoor play ito. Pero nakita ni Scotty na nalingan si BGR sa kanya. Kaya ang ginawa niya, siya yung kumat, and good thing na nabasa din ni Jamie yung galaw ni Scotty para makalusot siya dyan kay Rosser. Ito classic ball movement, broken play na ito actually, pero look at how NLEX got confused again sa ginagawa ng Ginebra. Hand off, then pasa sa baseline, then kicked out. Then panoorin niyo yung attention ng NLEX on that 4 players ng Ginebra na nakalagtaan nila si JB sa kabila. And alam ni Scotty na walang kumuha kay JB kaya no hesi. Pinasa niya agad dito sa kanya and wala nang nagawa yung tatlong white shirts. Sa backdoor cuts naman, every time na may drive sa baseline ng Ginebra, nagdodouble agad ang NLEX. Kaso nakakalimutan nila i-cover yung taas. Ang gagawin lang ng Ginebra dyan is again, rotate the ball. Gaya nitong ginawa ni Pringle, nagkupit yung depensa sa kanya dyan kaya na-open si Jamie. Then swing kay Scotty kaya nakadrive siya dyan for a higher percentage shot sa feed niya kay Sistan. Kaya naman number 1 sa assist department ng Ginebra na nag-average ng almost 30 a game. At ito yung nakaligtaan ng NLEX limit, especially nung nagkakaroon ng transition ng Jeans. Hindi nila makuha ma-stop yung ball passing kaya at the start of second half, nakapag-build sila ng 21-point lead and early 4th ay lumobo pa ito sa 38-point lead. Which is tough for NLEX na walang import because of injury. Sa Ginebra naman of course, yung presence ni Sistan is a major factor sa opensa. Kaya di ramdam yung pagkawalan ni Japet and LA due to injuries din.